Ito na po ang total ng 5 bottles ng expanding foam and na-reach ko na yung desired level ko dito sa aking parang mini pond dun sa taas ng aking waterfall. So, ayan, ipapa-cure ko lang to kapag tumigas na po yung expanding foam ay ititrim ko yan para makuha ko yung desired shape ko naman. Done na natin i-cure ang ating expanding foam. So, ano na siya? Solid na siya. Matigas na siya talaga. So ngayon ay ititrim na natin to para masimulan na natin ilagay yung mga other details ng mga dragon stones na ating binili. Some nitong expanding foam, like yung mga gilid-gilid, ay ika-cutter ko, pero most ay gugupitin ko lang or tatanggalin ko lang na ganito para mas natural yung itsura niya. So itong gilid ay cutter lang natin, ayan, pati yung mga ganyan. Pag natapos ko to guys, wala kayong makikita ang kulay puti dahil lahat to ay papatungan natin ng mga dragon stones para seamless ang ating drip paludarium. Dito sa part na to ay ile-level ko lang ng cut dito sa rim ng aking aquarium. So, hahatiin lang natin yung mga excess. Tapos, dyan tayo gagawa ng ating parang mini pond. So, kakat lang natin yan. Tapos, tatanggalin natin itong mga extra-extrang to. After mahiwa, ay tatanggalin lang natin itong extrang to. Ayan. So, pupunitin lang natin siya. Perfect. Para pumantay. After nyan, ay gagawin natin medyo malalim yung area na to para dito dadaloy ang ating tubig. Tatanggalin lang natin yung mga big pieces na yan. Same goes para dito sa kabila. So, kunitin lang natin yan. Ito rin. Tatapusin ko lang tanggalin yung mga hindi ko kailangan dito sa ating expanding foam. Tapos, update ko kayo.